Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ating pakatutukan ngayong gabi sa Batang Quiapo. Ito na nga ang araw na pinakahinihintay dito ni David na makapag-isang dibdib itong si Catherine Caballero. At nagmamadali na nga itong si David na umalis dito sa tahanan ni Rigor. At ipinagtataka naman ito ni Camille na kung bakit hindi man lang daw itong mag-almusal itong si David. At ang rason naman ni David na kinakailangan na nga daw siya sa trabaho dahil tinatawagan na nga daw siya ng kanyang amo. At dito naman nakiusap itong si Camille kay David na sana raw ay samahan man lang siya na magpa-check up dahil ngayong araw din na ito malalaman na nga nila kung ano nga ang gender ng kanilang magiging anak. At dito naman nag-react agad itong si David kay Camille na siya na lamang daw magpapa-check up dahil busy-busy nga raw itong si David. Kaya wala na ring nagawa itong si Camille sa desisyon ni David at maya-maya nga ay lumabas na nga ito ng kwarto. At dito naman nakaabang itong Selena dahil alam niya na may pera itong si David. Kaya sinubukan naman ni Lena na hingian ito para daw sa kanyang kapatid na anak nila ni Rigor. Dahil nag-request itong Selena kay Rigor na ibili daw siya ng crib dahil malapit na nga raw lalabas ang kanilang magiging anak. At dito naman na sinabi ni Rigor na wala pa daw siyang sweldo at pera at saka na lamang daw niyan. Dahil hindi naman daw ito importante. Dapat ang pagpa-check up daw muna ang unahin dito ni Lena. At tila nagtatampo itong si Lena na lumabas ng kwarto. Kaya kay David naman siya humingi. At dito naman narinig ito ni Rigor. At dito na sinabi ni Rigor kay David na huwag daw siyang bigyan at umalis na ito papasok sa trabaho. At kinumpronta naman agad dito ni Rigor si Lena na hindi kargo ni David ang kanilang anak, kaya dapat mahiya at lumugar naman daw itong Selena na humihingi ng pera dito kay David. At tila nakasimangot naman itong Selena at hinabol pa nga ni Lena sa hagdan itong si David at humingi ng pasensya. At dito naman na sinabi ni David na huwag daw itong mag-alala dahil kakampi daw siya nito. Kaya napangiti na nga itong Selena. Samantala, habang naghahalungkat itong si Camille dito sa kwarto nila ni David, ay dito naman nakita ngayon ni Camille itong card na may invitation nga. At dito nagulat si Camille na bakit si David ang naroon sa picture at magkasamang babae. Kaya pinuntahan ni Camille upang makumpirma kung totoo nga ba itong nasa larawan na may ikakasal nga at itong si David. Kaya dito kinabahan naman ang husto si Camille nang makita niya itong si David sa harap pa mismo ng altar ng simbahan at tila may hinihintay at ito na ngang si Catherine. Kaya sinubukan naman dito ni Camille na tawagin itong si David kaya nagulat ito kaya dali-dali din na lumabas itong si David upang kausapin at paalisin itong si Camille dahil hindi daw niya hahayaan na masira ni Camille ang araw ng kanyang kasal. Kaya sinubukan naman na pigilan ito ni Camille itong si David dahil kung ipagpapatuloy daw niya ay magsusumbong daw siya dito kina Catherine at sa lahat upang malaman nila na itong taong ito ay isang manloloko. Subalit ay hindi ito nagawa ni Camille dahil sinuntok nga dito ni David itong si Camille kaya nawalan nga ito ng olerat hanggang sa iniwan na nga niya itong si Camille. At syempre hindi naman hahayaan na hindi lalaban si Camille kahit masakit nga itong kanyang tiyan ay pinilit niya pa rin na pumunta doon sa simbahan sa harap at kumatok dahil sinaraduhan nga at kinaladkad pa siya dito ng security. Kaya nagtataka itong si Ramon bakit may babae sa labas na nagwawala. At dito nga hindi inasahan ang mangyayari dito kay Camille. Kaya ito naman ang eksena na madadat na ni Aling Tindeng at isa lamang ang masisisi niya itong si David. Kaya agad na nagtawag ng pulis itong si Tindeng at dito na ipapadampot at huhulihin itong si David dahil sa kanyang ginawa dito kay Camille. Kaya baka itong si David ay mabubulok talaga sa kulungan dahil mabigat-bigat ang kaso niyang haharapin dahil dalawa nga ang nasasawi itong si Camille at ang kanilang magiging anak. Yan lang po at marami pong salamat sa inyo.